So yun, no, what's up sa inyo mga kamot? Magandang umaga, magandang gabi at magandang tanghali kung anong oras nyo man pinanonood yung vlog na to. Welcome nga pala dito sa aking Rabbit Tree ulit. Ang pag-uusapan nga pala natin ngayon is marami akong gutom! Ang pag-uusapan nga pala natin ngayon, paano nga ba mag-alaga ng mga bagong anak na rabbit. So ngayon, marami nga pala ngayon mga newbie at maraming pumapasok ngayon sa pagra-rabbit dahil part na siya sa agriculture. So ngayon, ituturo ko sa inyo paano nga ba alagaan yung mga bagong anak na rabbit. So tara, papakita ko sa inyo. Ito nga pala, sa pag-aalaga nga pala ng may mga anak na rabbit, ang kailangan natin, papakainin natin sila ng masusustansya. So, bakit kailangan natin pakainin ng masusustansya? Dahil kailangan ng mother do na magkaroon ng mataas na protina para masuportahan din ang kanyang mga anak. So, lalo-lalo na kailangan din ng pang-lactating. O mamaya, magbibigay ako ng ano, hindi ko na lang ipakikita. Magbibigay ako ng pampagatas sila ng malunggay. So, ganun lang kasimple, pero ito, kaanak lang na ito kanina. Kung nakita nyo ka nung yung video ko, wala pa siyang anak. So, first time siyang umanak, tatlo lang yung inanak niya. So, okay lang yon. Dahil hindi lang naman isang beses natin magagamit tong mother do na to. Magagamit natin siya, matagal din panahon, no? Kaya, kailangan i-maintain talaga natin yung kinakain nila. So, delikado pa yung mga gentong age dahil mataas pa yung chance ng mortality. Dito, papakita ko naman sa kabila. Ito, manak na rin. Yun nga, nakita nyo na rin to doon sa update. Ayan, pinakakain natin sila ng mulberry. Yun nga, papakainin natin sila mamaya ng pampagatas, ng malunggay, para masustentuhan ng isang nanay ang kanyang mga kids. So, makikita nyo dyan, hindi na lang natin ihipuin. Makita nyo yung mga puti-puti sa tiyan. Yan, yan yung sign na nakakainom sila ng gatas or pinadededi sila ng nanay. So, ito yung una nating nanganak. Anim sila. Ayan. So, mga 2 weeks old, yun, nakikita na natin na medyo malalaki na sila. Mababa na yung mortality rate nun, based lang dun sa experience ko. Ayan, simple lang naman mag-alaga ng may anak na rabbit, basta lagi lang silang kumakain ng masasarap at lagi silang may kinakain dahil nga meron silang pinadedede. Ito yung ating mga buntis na rabbit. Ito yung pinakita ko nung nakaraan. Paano nga ba malaman kung buntis ang ating mga rabbit, no? Isa pa, sa pagbibreed, kailangan natin ng tamang, paano ba yung tamang pagbibreed na gagawin natin. So, meron tayong tinatawag na plan breeding. So, dun sa plan breeding na yon, pwede din tayong ayun nga, iplano natin kung kailan tayo magpapabuntis. So kung may target tayo na market, na kung weekly meron tayo, so ilalagay ko dyan sa taas, lalabas dyan yung ano, lalabas dyan yan kung paano magparami ng rabbit at paano kumita sa rabbit every week. Papakita ko dyan, lalabas yan dyan sa taas, sa description. At ito nga pala yung aking mga gagawing breeder. Ayan, tatlo sila. So, kailangan natin talaga ng konting puhunan. At medyo delikado na yung ating cage. Tapos, ito yung ibinigay sa ating female. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, siguro F1 siya ng lion head. Ayan, female din siya. So, hindi ko muna ginagamit kasi nga, wala naman tayong paglalagyan.
So dito muna tayo kasi lahat naman to sila is buntis na. So mag-aabang-abang lang tayo ng mga ilang panahon pa para maano natin, makita natin yung mga resulta. So sa una talaga, meron talagang mga mother doe na sobrang katapang at medyo salbahe sa anak. So ito, nagpapakita na siya ng sign na buntis siya. Yan, isa, makikita nyo din yun sa behavior. So halo-halo na din do, pero ang pinakang topic natin ngayon, paano nga ba mag-alaga ng may anak na rabbit? So sa umaga, pellet, tapos nilalagyan ko ng konting dahon, yan, mulberry, dahon ng saging. Siyempre, pinakamahalaga dito yung malunggay. So maghihintay lang tayo ng, ito malapit na siya mag 1 month. Sa paghihiwalay naman, kailangan din natin, makita natin, malakas na talaga yung mga kids, kumakain na sila. So bago natin sila ihiwalay. So yun, sa pag-aalaga naman, ikukondisyon natin yung ating mga breeder para mas maganda din yung maging resulta. So kagaya na ito, hindi ko lang nakuna ng video nung mga nakaraan. Umanak siya pero pinatay niya. So means pwedeng stress siya, pwedeng maraming pwedeng maging cause. Stress, tapos hindi healthy yung kids. Kasi based din dun sa iba kong experience, lalo sa aso, kung ang aso may sakit yung kanyang anak or hindi na makakasurvive, hindi niya na talaga inaalagaan yon. So hinihiwalay niya na yon. So pwede din maging ganun tong rabbit. Kasi alam nila, sila lang naman yung nakakaintindi sa kanila eh, sa mga anak nila. So alam nila kung anong magiging problema at ano yung healthy sa mga anak niya. So hindi din natin naiiwasan may mga bansot, may maliliit. Kaya kailangan suportahan natin yung ating mother doe. Sa pagkukondisyon naman ng mother doe, konti lang ang kain. Yun ang mas prepare ko dahil takal lang sila. Kumbaga, hindi kailangan marami ang kinakain ng isang breeder. Kung may anak, pwede, unlimited. Kasi makikita nyo dito, yung mga kids, kumakain na rin sila. Ayan. Huwag lang natin sila bibigyan ng matutubig. So, minsan sa sobrang taas din ng protina or ng gatas ng paglalactating ng ating doe, minsan nakikita natin nagtatai yung ating mga kids. So pwede din kasi yon maging cause dun sa gatas ng ina. Bakit? Kasi sa sobrang taas ng lakas ng produce niya ng gatas, yung mga kids, marami silang naiinom or marami silang nadedede, kaya nagtatai din sila. So kaya sa pag-aalaga, talagang kailangan natin na record keeping. Ililista natin doon anong mga nagiging problema, anong mga nagiging ano, sari-sari na tong vlog na to. Pero sa pag-aalaga din yun ng mother doe. Kasi alam natin yung sino yung nagloloko, sino yung magaling. So dadating din yung panahon, magkakal tayo. Pero sa ngayon, syempre mga bago lang yan sila, malalaman natin kung ano pang magiging resulta. Basta ganun lang kasimple, mag-alaga ng mother doe, pakainin natin ng masustansya, at syempre, para maging healthy ang ating mga kids. O yun, napaliwanag na natin yung mga bagay-bagay, hindi lang sa pag-aalaga ng may anak na rabbit, pinaliwanag na rin natin yung iba, na makakatulong din doon sa mga newbie. So muli, ako nga pala si Arasuni. Kung nagustuhan nyo itong video na to, mag-comment kayo or magtanong kayo. At lalong-lalo na mag-subscribe kayo. So muli, maraming salamat sa mga nanonood. Like, comment, and share, and mag-subscribe na din kayo. Meron nga pala akong isa-shoutout, no? Hindi pala siya shoutout kasi hindi ko nakunan yung mga list nung nagpapa-shoutout, pero maraming salamat sa inyo mga kakamot sa patuloy na pagsuporta at sa patuloy na panonood dito sa aking channel.
Meron nga pala akong sasabihin. Kung gusto nyo nga palang mag-subscribe dito sa channel na to, mag-subscribe na nga pala kayo kay Sol Kasin. So, ayan, Jazz. Shoutout nga pala sa mag-subscribe na din kayo kung magustuhan nyo. Ang content niya, tingnan nyo na lang. Ayan, si Kanguso Vlog. So, ayan, maraming salamat. Peace out.